Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa walang hanggan. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So dito guys ay araw na ng seremonyas ng kasal ni na Katrina at Daniel. So ayun na, handa na ang lahat at nasa simbahan na ang lahat. At dumating na din si Daniel at si Katrina. At itong si Miguel at saka si Tomas ay walang nagawa sa panggugulo ng kasal nila ni Katrina at Daniel dahil nga maraming mga security guard or mga pulis na nasa labas kaya hindi sila nakapuslit doon sa simbahan. So ayun na nga at naglakad na itong si Katrina patungo sa altar at nagantay lang itong si Daniel at masaya ang lahat. Makikita mo talaga na masaya yung lahat sa araw ng kasal nila ni Katrina. At ang gaganda pa nila, naka-makeup, naka-gown, at ang ganda din ng song na kinanta ng isang singer doon. And then, ayun na nga, at dumating na itong si Katrina sa altar. So, kinuha na siya. Humalik muna itong si Katrina, tsaka si Daniel, kina Emily, tsaka kay Marco, at sa kanyang ina na si Luisa. So, ayun na nga, at ceremonies na ng pare para ikasal na sila. So, nilagyan na ng belo, ng cord, and then candle, yung kandila doon. So, tinanong na ng pare si Katrina kung matatanggap ba daw niya bilang kanyang kabiyak itong si Daniel. At ganun din naman si Daniel, tinanong din. Siyempre, yung mga sagot nila ay oo. At habang iyon ay, at ito pala si Katrina, habang siya ay naglalakad, na-flashback ang lahat ng mga pangyayari noong bata pa sila, hanggang sa lumaki sila, yung kanilang bonding noon, na mahal na nila yung isa't isa noon hanggang ngayon. Kaya masayang-masaya silang dalawa at ngayon ay ikinasal na sila. At yun na nga, at sinabi ng pare dito, pagkatapos ng pagtanong ng pare, sinabi ng pare na meron daw mga sariling mensahe si na Katrina at si Daniel sa isa't isa. Kaya itong si Katrina, una ang nagmensahe dito about kay Daniel na yun nga, mahal na mahal niya itong si Daniel. At handa siya na gugulin yung kanyang buhay sa piling ni Daniel. At ganoon din naman si Daniel, magiging karamay niya itong si Katrina, magiging kaibigan, magiging syota or lahat-lahat na sinabi ni Daniel dahil mahal na mahal niya itong si Daniel. At sa pagsasalita ni Daniel ay namatay yung kandila. Pero sabi pa ni Daniel ay kahit ano pang humadlang dito ngayon sa ating kasal ay ipagpatuloy pa rin nila yung kanilang kasal. At yun nga sinindahan na ng candle bearer, yung kandila. At yun nga natapos din ang kanilang kasal at naghalikan na sila dito. At masayang-masaya ang lahat, nagyakapan at paglabas nila ay yung kanilang sinakyan ay isang kalesa. So, ang bongga ng kanilang kasal. So, merong mga kabayo na dalawa na merong sa unahan nila and then sila dayon yung nag-follow sa dalawang kabayo. So, ayun, masaya ang lahat at si Tomas naman at si Miguel ay walang nagawa sa panggugulo ng kanilang kasal. So, yun lang guys ang ating episode for today at sana bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you!